Sa pakising sa umaga, iba kung nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ipang-iba kung nauuna ka. Kung sa unang hirit ay panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisigla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, servisyong totoo ang nasa. Unang hirit, ang saya-saya. Magandang mga igan, narito na ang mga unang balita. Nasa 3,000 pamilya po na apekto ng pagtagas ng amonya mula sa isang ice plant sa Navotas. Isa ang patay habang halos 100 ang naospital. Live mula sa Navotas, may unang balita si James Agustin. James. Gang, good morning. Hanggang kaninang madaling araw ay may naka-standby na ambulansya. Dito yan sa labas ng residential area. Likod po ito ng planta ng yelo kung saan nagkaroon ng ammonia leak kahapon. Bahagya lamang nagpanik yung ilang mga residente kagabi matapos makaamoy na naman ang ammonia. Pero pinawi naman ng mga otoridad yung kanilang pangamba dahil normal naman daw yung oxygen level dito sa lugar. Tay, doon na tayo! Punta kaming dagat. Grabe, ang layo na namin. Umaw pa rin, hindi kami makain na. Umaabot na po dito sa dagat. Hindi po kami makain. Pumunta na po kami sa pangalawang tulay. Hindi po namin kaya. So yung nagbubula na rin yung mga bibig ng aso doon eh. Matapos magsilikas kahapon, pinauwi na mag-alas 8 kagabi ang mga residenteng naapekto ng ammonia leak sa Navotas City. Pero muling naglabasan sa Road 10 ang ilang residente matapos na naman makaamoy ng ammonia pasado alas 11 kagabi. Sa labas muna po kayo, patilayan namin po muna yung amoy bago kami papasok. Inilabas magi ang mga alagang aso. Napabaw na kami dito kaya nabantay namin sa bahay kahit wala kami. Nakabantay pa rin naman ang BFP, Fire Volunteers at CDRMO sa lugar. Anila nagpanik lang ulit ang mga residente, pero normal na raw ang oxygen level at ligtas sa para sa mga residente. Sa imbisikasyon ng BFP, 3 empleyado ang nasa area ng planta, kung saan matatagpuan ang surge tank na naglalaman ng ammonia na mangyari ang insidente. Ang liquid ammonia ay ginagamit bilang refrigerant para makagawa ng yelo. Laman ng surge tank ang nasa 500 galon ng ammonia. Inaalam pa raw nila kung paano sumabog ang tanke. Sumabog siya kasi ruptured yung kan eh, yung kadir. Yung ano? Yung mga bintana. Ay, bintana. Saka magsak yung puste nung kan yung tanke. Yung mga leak niya, nasararo natin yung lahat ng mga valve. So wala na po siyang leak. Ang naiwan po doon yung mga parang residue lang. Sa kabuuan hanggang 3,000 pamilya sa Sitio East ng Puting Bato at Sitio Santo Niño ang naapektuhan. 75 individual ang kinailangang isugod sa 3 ospital. 46 ang na-discharge. Isang lalaking empleyado naman ang ice plant ang nasawi. Meron pong under observation na isa o dalawang pasyente na kinailangan pong ilipat. Pero yung kanyang status po ay hindi pa po natin alam. Iniutos na ng Navotas sa LGU na ipasara muna ang planta habang patuloy ang imbisigasyon sa insidente. First of all, siyempre, kumpanya yan ng magkakapatid ng father ko is at mag-anak ko yan, ako'y humihingi ng umanhin sa nangyari ito. No? Number two, assurance na kung ano man yung pintala sa kanila, they will be compensated. Siguraduhin natin na sila ay sumusunod doon sa mga safety protocols at hindi natin pagbubukasin hanggang hindi po sila safe. Samantala, Igan, sa update ngayong umaga mula sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Navotas, 76 yung bilang ng mga isinugod sa 3 ospital, isang nasawi, habang 67 naman yung na-discharge na. Yung 20 sa mga residente ay naka-admit sa Philippine General Hospital.
Itong nakikita nyo, Igan, ito yung residential area kung saan nakatira yung mga residente na naapektuhan ng ammonia leak. Ilang metro lamang po yan layo mula dun sa planta ng yelo. Yung ibang mga residente ay nakitulog lang sa kanilang mga kaanak at ngayong umaga bumabalik sa kanilang mga bahay dahil nga dun sa pangamba. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, umabot sa 300 meters mula sa planta ng yelo ang naabot ng masangsang na amoy. Kaya umabot yan hanggang dito sa road 10. Gumamit sila ng tinatawag na multi-gas monitor para malaman yung oxygen level sa lugar bago dineklara ng mga otoridad na ligtas na makabalik yung mga residente dito kagabi. Yan muna unang balita mula rito sa Navota City. Ako po si James Agustin, buong puso para sa Pilipino. Samantala, Igan, narito ang mga dapat gawin kapag may ammonia leak. Ayon sa Department of Health, dapat maligo agad, lalo na kung naapektuhan ng mata o anumang parte ng katawan. Dapat ding lumabas ang bahay para makalanghap ng sariwang hangin. At kung malubha na ang inyong kalagayan, pumunta na agad sa pinakamalapit na ospital. Nasa 1 milyong pisong halaga naman ng pera at alaas ang natangay mula sa isang jewelry shop sa Recto, Maynila. Dahulikan pa ang paghabol ng mga residente sa isa sa mga suspect pero tuluyan din itong nakatakas. May unang balita si Darling Kai. Mag-alas 7 ang buksan ng si 73 anyos na may-ari ng jewelry shop ang kanyang tindahan sa Maynila. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki. Natigilan siya nang makitang may tao sa tapat ng tindahan. Sa bandang kanan naman, makikita ang isa pang posible umanong lookout. Pareho silang nakasuot ng face mask. Sumunod na rito ang pagpasok ng isa sa mga suspect sa jewelry shop. Tinutukan niya ng baril sa tagiliran ng biktima at nakipag-agawan sa bag nito. Nang makuha na niya ang bag at ilang alahas, agad tumakbo ang dalawang suspect sa magkaibang direksyon. Agad humabol ang isang guard ng kalapit na establishmento. Madalas kasi tuwing umaga yan, inalalayan ko yan. Nung narinig ko na may umungol, lumingon ako, yung mama, ando na, daladala na yung dun banda, daladala na yung bag ni Kadulo. Sumigaw na ako, hanggang doon hinabol ko, layo. Naalarma na rin ng mga tao sa paligid. Sa isang anggulo ng CCTV, sinubukan pang harangin ng ilang residente ang tumatakbong hold-upper. Pumulot pa ang isa ng traffic cone na akmang ipapalo sa suspect. Pero bumurot ng baril ang suspect kaya nagpulasan ang mga humaharang na residente. Sa kanyang pagbunot, nahulog pa ang isang bungkos ng pera na nasa 100,000 piso raw ang halaga. Naibalik ito sa biktima. Ay pong hinabol, hinabol namin doon, buta doon. Hindi na kami sumunod. Baka kami maputukan. Hanggang sa kabilang kalye, tuloy ang pakikipaghabulan ng suspect sa rider naman na ito. Pero natigilan din ang rider dahil sa baril ng suspect. Tuluyan ang nakatakas ang mga salarin. Nakuha mula sa biktima 500,000 pisong halaga ng cash, pati ang nasa kalahating 1,000,000 pisong halaga ng iba't ibang alahas. Tumangging magbigay ng pahayag ang biktima. Yung tao po talaga ang punterya, maaaring nasundan siya kasi yung tao, alam kung anong oras siya maglalakad sa lugar na to. Paig tingin daw ang seguridad sa lugar, lalo't hindi ito ang unang beses na may nangyaring hold-upan doon. Yan ang unang balita. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. 20 leader ang pinagbabaril sa Barangay Batasan Hills, Quezon City. May unang balita si Bam Alegre. Duguang humandusay ang purok leader na si Nicanor Perez nang itumba ng riding in tandem sa labas ng kanyang bahay sa Kalayaan Extension, Barangay Batasan Hills. Habang sila ay nag-uusap-usap nung kanyang kasama, ay may bigla na lang pong apat na kalalakihan na sumulpot sa galing sa kung saan at bigla na lang po silang pinagpuputukan. Nag-i-establish pa po tayo kung ano yung motives ng ano ng pagpatay. Hindi po natin klaro sa ngayon yung ano. Sugatan naman ang kausap ni Perez ng mga sandaling iyon, ang kapwa purok leader niya na si George Dagopioso. Alam ko walang kaaway yan eh. Galit na galit nga yan sa drugs eh. Purok leader yan eh. Patuloy ang investigasyon at follow-up operation sa krimen. Arestado naman ang magpinsang sina Ferdinand Lagasca alias Bong at Federico Alvarado alias JR sa isang bypass operation. 20 sachet na hinihinalang shabu ang nakuha sa kanila ng pulisya. Ang halaga nito, 81,600 pesos. Ito pong mga suspect na ito, sir, ay natunto natin sa pamamagitan ng mga impormasyong nakarating sa atin galing sa ating mga confidential informants. Nagkaroon po tayo ng series of validations and
follow-up operations hanggang sa nag-purso ang isang by-bust operation. So, tumangi magbigay ng pahayag si Alvarado habang itinanggi naman ni Lagasca ang mga paratang sa kanya. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Arestado sa by-bust operation ng isang Chinese sa Pasay. Dinakip si Li Sihui matapos mabilhan ng hinihinalang shabu. Nagtangka pa siyang tumakas sakay ng SUV. Pero sa sobrang taranta, bumangga siya sa salamin ng kalapit na salon. Nakuha sa suspect ang droga nagkakahalaga ng 34,000 pesos. Walang pahayag ang suspect. Binisita ng team ng World Health Organization ang isang virus laboratory sa Wuhan, China. Naging sentro noon ng conspiracy theories ang naturang Virology Institute dahil nag-leak umanumula rito ang virus sa sanhi ng COVID-19. Pero wala namang ebidensya nito. Napatunayan na noon na hindi tumutugma ang alinmang genome sequence ng COVID-19 virus sa mga virus na pinag-aaralan sa laboratorio. Ayon sa isang miyembro ng WHO team, nagpulong sila ng mga staff pero walang inilabas na detalye. Nauna nang binisita ng WHO team ang seafood market na pinaniniwalaan ding pinagmulan ng virus na sanhi ng COVID-19. Bagamat may teorya na rin noon na galing ang virus sa mga paniki at ay pasa sa tao sa pamamagitan ng ibang hayop, iniimbestigahan pa rin ito ng mga eksperto. Naghahanda na ang iba't ibang ospital na unang makakatanggap ng mga bakuna kontra COVID-19 sa bansa, pero hindi raw pipilitin ang health workers. Narito ang unang balita ni Leigh Alves. 117,000 doses ng Pfizer-BioNTech vaccines ang unang batch ng COVID-19 vaccines na inaasahang darating ngayong buwan. Dahil dalawang dose ng bakuna ang kailangan, tinatayang nasa 58,500 ang mababakunahan sa first batch. Uunahin ng health workers sa designated COVID-19 hospitals. Ito ang Philippine General Hospital, Lung Center of the Philippines at Jose N. Rodriguez Memorial Hospital. Kasunod ang iba pang COVID referral hospitals, kasama sa mauuna ang East Avenue Medical Center. Sa labas ng Metro Manila, kasama sa prioridad ang Southern Philippines Medical Center sa Davao City at Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Lahat po ng ating mga COVID referral hospital nationwide ay magiging beneficiary po nito. Inuuna lang po natin itong talagang extensive na nagamit natin at saka yung tinatawag nating highly infected area like the NCR, Cebu, and now Davao. Sa Philippine General Hospital o PGH, 5,000 health workers at ibang kawani ang target mabakunahan. Meron pong priority list, no? Ang preunahin po natin lahat po ng frontliners na nag-aalaga sa mga COVID patients. So, doctor, nurses, mga paramedics, no? Sila ang mga uunahin. So, we are targeting na within 1 week po ay matapos. Meron na rin pong schedule. Pero sa kanilang internal survey, 72% lang ang gustong magpabakuna, 25% ang nagsabing hindi muna raw, at 2% ang talagang ayaw. Bakuna naman para sa 3,150 na kawani ang nirequest ng East Avenue Medical Center. Kabilang na rito ang mga healthcare workers at staff, maparegular man, contractual, outsourced at medical interns. May komite na silang nakatutok sa mga preparasyon, kasama ang storage at pati na ang advocacy campaigns para matugunan ang mga agam-agam tungkol sa bakuna. Excited kami dahil magkakaroon ng katugunan yung protection against COVID-19 para sa aming mga healthcare workers. Ito ay napaka-importante para maipagpatuloy yung aming trabaho ng safe and protected yung mga healthcare workers namin. Voluntary ang pagpapabakuna sa lahat, pati sa healthcare workers. Kailangan mong pumirma ng isang free and prior consent form bago ka bakunahan. Kaya kahit ang ating mga healthcare workers ay may choice kung gusto niya o ayaw nila magpabakuna. Pero syempre, hinihikayat natin ang ating mga healthcare workers, lalong-lalo na sila ang pinaka-importante dito sa ating laban sa COVID-19. Isinasapinal na ng Department of Health ang master list ng mga healthcare worker na babakunahan. Ipapasok daw ito sa COVID-19 Electronic Immunization Registry. Meron po tayong unique identifier for each individual. This will assure us na kapag may unique individual ay maiiwasan natin po ang duplication at matatrack po natin na mas maayos ang mga babakunahan. We are assured that bago mag-February 15 ay buo na po ang master list natin
already for our vaccine implementation. Para sa unang balita, Lee Alves, buong puso para sa Pilipino. Ilang araw na lang at Valentine's Day na, makakabawi kaya mga nagtitinda ng mga bulaklak sa Dangwa na tumumol ang bintahan noong araw ng mga patay dahil pa rin sa pandemic. At live mula sa Dangwa, may unang balita si Corinne Katibayan. Corinne? Igan gaya ng panahon, tila nanlalamig na rin ang mga mamimili dito sa Dangwa Flower Market. Sa 12 taon niyang pagtitinda rito sa Dangwa Market, ngayon lang daw nahirapan sa pagbebenta ng bulaklak si Ismael. Wala raw ang dating dumog ng customer kapag month of love. Gaya noong undas, matumal ang bentahan dahil sa pandemya. Karamihan natatakot pa rin lumabas. Naglipatan na raw ang mga dating suki sa mga online flower stores. Iba kasi, kalaban din kasi mga online. Nakapahal niyo ba na dahil Valentine's ay mas dadami na? Ay, hindi pa rin ate. Talaga, bakit po? Alam niya, dahil nga ate sa pandemic, iba siyempre takot lumabas. 2 linggo bago mag-Valentine's Day, nasa 100 pesos ang sunflower stem, 180 pesos ang bundle ng carnations, 250 to 300 pesos para sa 1 dozen roses, 100 pesos para sa assorted Malaysian mums, nasa 750 to 800 pesos ang bouquet with roses, 600 pesos ang bouquet with Malaysian mums, 1,000 pesos para sa bouquet with 6 pieces sunflower at 1,800 naman kung full dozen. Ang flower store kung saan nagtatrabaho si Jennifer, nagbukas na rin ng online store. Inaasahan nila na mas marami ang bibili sa online store kumpara sa mismong stall nila dito sa Dangwa Market. Yeah, malakas naman. Mas online. Malakas? Oh, dun kasi sa online talaga. Tatakot yung mga tao lumabas. Inaasahan na bahagyang tataas pa ang presyo ng iba't ibang bulaklak pagdating ng mismong linggo ng Valentine's Day. Live mula rito sa Maynila, ako si Corinne Katibayan, buong puso para sa Pilipino. Ilang bahagi ng Quezon City ang isinara sa magdamag para magbigay daan sa patuloy na konstruksyon ng MRT7. Live mula sa Quezon City, may unang balita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Itinaon sa this oras ng gabi ang ilang construction activities ng MRT7 para hindi makaapekto sa daloy ng trapiko. Kaninang madaling araw, nagkaroon ng girder installation sa pagitan ng dalawang mall sa EDSA North Avenue. Isinara rin mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. ang mga lane na papunta ng Quezon Memorial Circle. Nagkaroon din ng concrete pouring sa isang westbound lane malapit sa UP Diliman. 22 kilometro ang haba ng MRT7 mula North Avenue Station hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Magkakaroon nito ng 14 na istasyon. Bukod sa maiibsan nito ang traffic sa Quezon City, inaasahang mababawasan nito ang oras ng biyahe. Mula 2 oras, magiging 30 minuto na lang daw ito. Susan, traffic situation naman na dahil yung kaninang construction activities ay tumagal mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. At ngayong oras na ito, normal na yung dali ng trapiko. Pero inaasahan natin na sisikip na yan anytime from now dahil rush hour na. Ito yung sitwasyon dito sa northbound lane ng Commonwealth Pilcoa. Dumarami na yung sasakyan, naiipon na rito sa may bandang bungad. Pero kahit pa paano, ito ay gumagapang naman, ito ay umuusal, wala namang ganung deadlock. Pero just an indication na dumarami na rin yung volume ng mga sasakyan. Ito ang latest mula rito sa Quezon Memorial Circle. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Ang ulat panahon ng tunay na weather forecaster, Nathaniel Mangtani Cruz. Mga kapuso, patuloy na umiiral ang hanging amihan o northeast monsoon sa Luzon at Visayas. Kaya asahan pa rin po ang malamig na panahon, lalo na sa umaga. Ayon sa PAGASA, nasa 13.8 degrees Celsius ang minimum temperature sa Baguio City. Kanina pong alas 2 sa madaling araw yan. 19.8 degrees Celsius naman ang naitala dyan sa Maytanay, Rizal. Sa Lawag, 20.3 degrees Celsius. Sa Basco, Batanes, 20.5 degrees Celsius. At bahagyang mas mait ng konti sa Malaybalay, Bukidnon yan, 20.6 degrees Celsius. At sa latest wind map ng Metra Weather, bahagyang hihina yung hanging amihan ha, mga kapuso. Pero yan sa Sabado. Pero ngayong araw ito, Huwebes at Biyernes, tuloy-tuloy yan. At pagdating na naman ng Linggo,
muli na namang lalakas ang hanging amihan. Dahil pa rin sa hanging amihan, umaga pa lamang mga kapuso, dyan sa rainfall map, may ulan na sa Mindoro Oriental, dyan sa malaking bahagi ng Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province, maging dyan sa may Aurora, Cagayan, Isabela. Sa hapon, tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan sa Bicol Region, kasama na ang malaking bahagi ng Mimaropa, dyan sa may Cordillera at dyan sa may Cagayan Valley. Mga kapuso, yung mga kulay pula at orange na nakikita nyo, yan po yung mga malalakas na ulan na pwedeng magdulot ng mga pagbaha. Hanggang sa gabi, patuloy na makakaranas ng pag-ulan ang Quezon at Bicol Region, kasama na ang Mindoro Oriental. Dito sa Metro Manila, mababa po ang tsansa ng ulan maghapon. Pero mga kapuso, kung magkaroon mo ng mga pag-ulan, mahihina lamang yan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa mga taga Mindanao, may ulan dyan sa eastern section, yan yung Caraga at Davao Region, mula umaga yan. At pagdating ng hapon, mas malaking bahagi ng Mindanao makakaranas sa mga pag-ulan. Thunderstorm na yan mga kapuso, yung mga kulay orange dyan, yan yung mga intense thunderstorm na pwedeng magdulot ng mga pagbaha at landslide dyan sa may Northern Mindanao, BANMM, hanggang dyan sa may Soccsergen. Tuloy-tuloy po yung mga pag-ulan na yan hanggang late afternoon at pagdating ng gabi, bagyang mababawasan yung mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Mindanao. Delikado pa rin pumalaot ng mga malilit na bangka dyan sa mga baybayin ng Ilocos Norte, eastern coast ng Cagayan, dyan sa may probinsya ng Isabela, Aurora, Quezon, kasama ang Polillo Islands, Bicol Region hanggang northern at eastern coast ng Northern Samar. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. May ilang sumasakay ng bus na hindi pa rin maayos ang pagsusuot sa face mask at face shield. Mula sa Monumento, Caloocan, may unang balita live si Darlene Kai. Darlene? Ivan, yung nagsimula na yung morning rush, mahaba na yung pila ng mga pasaherong naghihintay makasakay ng bus dito sa EDSA Monumento. Maaga pa lang o madaling araw pa lang kanina, marami ng bus na nakapila rito. Tuloy-tuloy naman nakakasakay yung mga pasahero. Bago pumasok, chinecheck pa rin ang kanilang body temperature. Pero sa isang bus na nakita namin, nakasakay ng walang face mask ang isang pasahero. May ilan pang pasahero na hindi maayos ang pagsusuot ng face shield. Nakasampa kasi sa bus ang konduktor ng bus na iyon, kaya hindi nasaway ang mga pasahero bago sila sumakay. May ibang bus din kung saan maayos ang pagsusuot ng face mask at shield ng mga pasahero bago sumakay ng bus, pero agad nilang itataas ang face mask pag nakaupo na sila. Paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad at pati na rin ng mga health experts na dapat lagi at tama ang pagsusuot ng PPE. Yan din ang binabantayan ng IACT o Interagency Council for Traffic. At kapag nahuli, pagmumultahin ng driver at konduktor ng bus nang hindi bababa sa 2,000 piso dahil responsibilidad daw dapat nila nabantayan ang kani-kanilang mga pasahero. At Ivan, pagkalagpas ng mga bus na nakikita nyo dito sa kahabaan ng EDSA, nandoon yung mahabang pila ng mga pasahero na sasakay ng EDSA Carousel. Magtataka kayo yung haba ng pila ng mga pasahero dito aabot na dun sa pang-anim na bus. Maraming mga bus pero maraming mga pasahero hindi nakakasakay. So bakit ganon? Kasi isa-isa lang yung pagpapasakay sa mga bus. Ibig sabihin, hanggat hindi nakakaalis o napupuno yung nasa unahan, hindi makakapagsakay yung nasa kasunod na bus. At bukod dyan, naglalaan din ng oras sa pag-check ng mga body temperature at pati na rin ng PPE ng mga pasahero. Ngayon kasi meron ng mga police at mga traffic enforcer na nandito. Yung binanggit ko kanina na sitwasyong nakita namin kanina madaling araw, wala pang mga otoridad na nagbabantay dito noong mga oras na iyon at naglalaan din ng oras sa pagtatap ng beep card ng mga pasahero. Yan ang unang balita sa Caloocan. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. 6:24 na Thursday morning, yan po ang live na kuha sa may EDSA Taft Avenue. Ngayong umaga, yung direksyon po na yan, northbound, patungo po ng monumento, maluwag na maluwag. Ang dali ng trapiko sa mga oras na ito. Aprobado na ng Davao City Council ang COVID-19 vaccination program ng lungsod. Sa ibang lungsod naman, nagsimula na ang pagsasanay para sa saliva testing. Ang detalye mula sa host ng morning show ng GMA Mindanao at home with GMA Regional TV na si Argel Relator. Argel! Ika
kahilingan sa paglatag ng vaccination program sa Davao City, susundin ng LGU ang nasa priority list na mababakunahan kontra COVID-19. Narito ang aking Ronda Provincia. Kasado na ang COVID vaccination program ng Davao City matapos itong aprobahan ng City Council. Sunod itong isusumite sa Executive Department ng Lungsod. Habang ginagawa yan, nagpapatuloy naman ang information dissemination para sa pagdating ng bakuna. Paglilinaw ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio, susundin ang priority list sa pamimigay nila ng bakuna. Bukod sa COVID vaccination ordinance, aprobado rin sa third and final reading ang mandatory testing para sa mga darating na pasahero sa Davao International Airport. Sa Pasig City, Iloilo, 12 medtech ang sinanay para magproseso ng saliva test para sa COVID-19. Na-deployed sa ating mga provinces ng molecular laboratory. As of now, naka-arrive na po yung 2 medtech natin sa Pasig, molecular lab at sa Iloilo. Dala-dala na po nila yung reagents and kits na gagamitin for the saliva testing. Sinanay na rin para sa paghawak ng saliva samples ang mga tauhan ng Red Cross sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ihatod na mo sila hangga to ang kit nga dito nila kung asa nila iduro atong ilahang laway and then mo to siya among kuhaon ma'am nga para mong i-transport nga tupod sa atong molecular laboratory for the processing. Dahil tinatanggap na ng iba't ibang establishmento ang saliva RT-PCR test, hinimok ngayon ng Red Cross ang publiko na ito na lang ang gamitin dahil mas mura ito kaysa RT-PCR swab test. Sa Bacolod City, nararamdaman na ang pagtaas ng presyo ng mga karne ng baboy at manok. Ang supplier nagtataas din ng presyo. Siyempre ang bumibili nahihirapan din dahil mahal. Ma-adjust ka naman sa price. Payo ng head ng Office of Sexual Concerns sa backyard hog raisers na magsimula ulit sa pagpaparami ng baboy dahil tumataas ang demand sa merkado dala ng pagbandang baboy at karne nito mula sa mga lugar na apektado ng ASF. The reason why nga na-discourage sila nga magsagad pa kasagod kay nga kaya kaperdi sila. Now this is the time, kaya ang presyo gapasaka. Nagkaroon ng kaling sa Bakakay Albay. Aabot sa 100 na baboy ang dinipopulate ng Albay Veterinary Office matapos muling makapagtala ng kaso ng ASF sa lugar. Ayon sa report, unang tinamaan ng ASF ang mga baboy sa Barangay Panrayon, Bakakay Albay. Dahil sa banta ng pagkalat ng sakit at dahil na rin sa protocol, kinakailangan i-depopulate ang mga alagang baboy sa mga karatig barangay. They ninda matanggap, naturalon po ito pero kami, so paagi mi, nasa protocol as in, pagsusunod mi ang le na mapomport mi sinda, so matawan taning diit na hope ang satuyang mga paraorig. Panawagan naman ng mga nag-aalaga ng baboy sa Bakakay, sana raw ay matulungan sila ng gobyerno. Siyempre, kinabubuhay yun ng tao. Wala pa naman akong trabaho. Sana matulungan kami ng gobyerno. Yan ang latest mula dito sa Davao City. Abangan mamayang alas 8 ng umaga ang At Home with GMA Regional TV na mapapanood sa buong Mindanao. Pagkatapos yan ng unang hirit. Igan? Argel, kailan inaasahan ng Davao City na darating yung bakuna dyan sa kanilang lungsod at saang kumpanya ito manggagaling? Igan, sa ngayon inaasahang may darating na bakuna sa katapusan ng Pebrero pero hindi ito yung locally purchased. Ito yung allocation mula sa national government ayon kay Davao City COVID-19 focal person Dr. Ashley Lopez at hindi pa talaga tiyak no kung anong kumpanya ang magpo-provide ng nasabing supply ng bakuna dito sa lungsod. Igan. Maraming salamat. Ingat, Argel Relator. Sa Romblon, bawal mo nang ibiyahe palabas ang probinsya mga buhay na baboy. Ayon kay Romblon Governor Jose Riano, kailangan nila itong gawin dahil nagkukulang na rin sila ng supply habang mataas ang demand. Hindi naman daw sila makapag-angkat bunsod ng African swine fever sa ibang probinsya. Gayunman, papayaga ibiyahe ang breeder pigs basta akredita ng Bureau of Animal Industry at dumaan sa Provincial Veterinarian Office. Magtatagal ng 6 na buwan ang ban.
Isa ang patay at mahigit 90 katao po ang itinakbo sa ospital matapos sumingaw ang amonya mula sa isang ice plant sa Nabotas. At para sa mga detalye, makakaparayan po natin si Nabotas City Mayor Toby Chanco. Magandang umaga po, Mayor Toby. Yes, magandang umaga, Igan. Mayor, may pahayag na ho ba yung planta kung ano po ang naging dahilan ng pagsingaw ng amonya? Wala pa po. Hindi ko pa po nakakausap. But I will have to disclose for the sake of transparency. Dapat maging transparent po ako. Mm-hmm. Yung plantang po yan ay pag-aari ng kumpanya ng magkapatid ng mother ko. Yan po ay minala po nila doon sa aking lolo. Mm-hmm. So mga ilang taon na itong ice plant na ito? Igan, hindi ko matandaan yung blessing, pero pag pinakitaan ako ng picture ng bata ako, pinapakita na naandun ako ng bata. So kung 53 years old ako, 45 to 50 years, hula ko lang yun. No? Hindi Opo. Ko sigurado. So yung mga gamit po ba sa loob, ano, may katandaan na ho ba yan o napapalitan naman po? Continuous rehabilitation po yan. No? Opo. And hindi naman po sa dinidepensa ko yung planta. Gusto ko lang po ipaliwanag, wala pong planta na gustong mag-leak yung ammonia at saka yung freon kasi yan po ang nagpapalamig sa cold storage, yan po ang nagpapalamig para makagawa ng yelo. No? Mm-hmm. At napakalaking halaga pag nag-leak yung ammonia. So wala pong planta na may gusto nun. Ine-explain ko lang na gagawin po ng planta ang lahat para hindi po mag-leak yung ammonia. So continuous upgrading po yan. So pwedeng naiwasan ngayon kung eto na, nag-leak na nga po, may dapat na humanagot dyan, Mayor? Yes. Okay. Kasi ang tinatanong bakit walang safety measures, okay? Ang leak po, meron pong safety measure yan. Okay. Ang safety measure po dyan is may barbula po yan. Para mas maintindihan po ng ating mga kababayan, ganito po yan. Imagine nyo po yung tubig sa banyo, di ba? Pag nagkaroon ng singaw yung tubo, nagkaroon yung butas yung tubo, lalabas yung tubig. Meron tayong nasasarang barbula doon para hindi na makalabas yung tubig, di ba po? So ganun din po pagdating sa refrigerant gas. Opo. Whether ammonia or freon, pag nag-leak po yan, merong isinasara na barbula para hindi na magtuloy-tuloy yung leak. Kasi kung hindi po nasara yung barbula na yon, ibig sabihin po hanggang ngayon, hindi pa po nawawala yung amoy nung ammonia. Pero siyempre dahil gas po yan, hindi siya ganun kabilis matanggal. Pero ibig ko sabihin, kung hindi po sarado yung barbula ngayon, tuloy-tuloy pa din po ang paglabas ng ammonia. Baka mas malala pa ang naging resulta, no? Kung hindi nasara na agad yung barbula. Yes. So yun yung sinasabi natin na safety precaution. So ang una po kasing, okay, number one, sasabihin, hindi ba maiwasan yan? Lahat po ginagawa para maiwasan. Pero parang ano yan eh, parang aircon sa kotse mo. Minsan nawala yung lamig, dinala mo sa pagawaan, sabihin, ay, nagkaroon ng leak ng freon. Parang ganyan po eksakto ang nangyari dyan. Kaya lang mas malaking scale to, no? Uh-huh. So, kahapon, nung natanggap ko po yung mensahe at 4:19 p.m., pumunta na po kaagad doon yung Bureau of Fire, pumunta na po kaagad doon yung DRRMO, yung Disaster Risk Reduction Management Office, yung mga volunteers, tsaka yung ating city health. Of course, ang una nilang inasikaso is malikas yung ating mga kababayan. Apo. Nung malikas na yung ating mga kababayan, pinasok na yung planta at chinek na nga at sinara yung valve. Apo. So Mayor, ngayon po ba matitiyak na ligtas na ho sa panganib yung mga residente dyan sa lugar? Hindi, sarado po yung, kasabay pala nung order na yon, nagbigay ka agad ako ng order to close the plant at lagyan ng closure order at huwag bubuksan hanggat hindi nade-declare na safe noong Bureau of Fire. And I assure everyone, no, kahit sa mag-anak po yan, at alam naman po nila, nagkakaintindihan naman kami ng mga kamag-anak ko na siyempre mas mataas na kalidad ng pagsunod sa batas ang kailangan sa kanila dahil nga kamag-anak sila at ako po yung mayor. Opo. Mayor, nung nakaraang buwan, meron din daw na insidente ng isang planta rin sa yelo ng Nabotas? Yes. Hindi po dyan. It's not the same plant. Ibang planta ibang po. Planta. Sa tingin, 3 to 4 weeks ago yon, hating gabi nangyari yun eh. Opo. Ang difference lang noon is hindi kasi residential area yung likod noong hindi, ito kasing TP Marcelo, right at the back, sa mismong likod, madaming kabahayan. Opo. Doon sa isang nangyari, madami rin nagreklamo siyempre mga residente, pero
maska nakapaligid sa kanya is commercial and industrial establishment. Okay. Pero yun, nangyari yun hating gabi, mga 12 midnight nangyari yun. Ammonia leak din yun? Yes, ammonia. Kasi po, Igan, pag free yun, wala pong maaamoy yung mga ano eh. Mm-mm. Yung mga tao pag free yun. Ang refrigerant po kasi, ang nagpapalamig po sa cold storage at ang gumagawa po ng yelo is either freon or ammonia. Opo. Walang planong ilipat yung mga residente o yung planta i-relocate meron gayong matagal na pala ito. At kasi yung buong area na yon, yung buong block na yon, it's an industrial zone. Eh. Even bago pa po ako naging mayor, industrial na po yan. Zone na. Sabi ko nga, sabi ko nga 1967 ako pinanganak. Sabi ko, nag-blessing yan, 1970s siguro. Okay. Pero Mayor, may impormasyon din na ito bang mga ice plant sa lugar nyo, plano rin gawing storage ng mga paparating na bakuna? Alam nyo, napakagandang tanong yan. Because sabi ko, ice plant and cold storage. Yes. No? Alam nyo, katulad sa Navota, nag-order kami ng 100,000 doses ng AstraZeneca, no? Opo. So, nung nagplaplano kami, sabi namin, teka, saan ba natin... Kasi yung AstraZeneca, pwede po yan itago doon sa mga cold storages sa Navotas dahil ang required temperature nila is minus 20. Opo. So, yung mga cold storages sa Navotas, kaya po niya mag-store ng minus 20 doon sa mga cold storages. Opo. Yung hindi po niya kaya is yung minus 17 na required ng Pfizer. Opo. So, ang Navota City Government po, dahil hindi nga po kaya ng cold storages yung magtago ng minus 70, so, yung minus 70, binili po namin ng mga freezer po yan. Mm-hmm. Para maghanda po kami doon sa bakuna ng Pfizer ng national government. Tatlong freezer po, ang ultra-low freezer ang binili ng local government, saka 50 transport coolers. Ito po, 20 transport coolers. Ito po yung magta-transport from the cold storage facility ng local government to the vaccination site. Ngayon, okay. Nung pinag-uusapan na po yung AstraZeneca, sabi, naku, medyo madami-dami itong AstraZeneca na okay. Order natin. 100,000 doses. So, tanong namin, kailangan ba itago yan sa cold storage? So sabi ko, teka muna, bago tayo mag-reserve ng cold storage facility, mag-contact muna tayo sa AstraZeneca. So tinanong ko AstraZeneca, gano'ng kalaki bang facility? Lugar ang kailangan nung 100,000 doses? Sumagot sila sa akin, nagulat ako. Sabi, Mayor, wala pang isang paleta yan. Diba yung paleta na one, yung alam natin yung paleta, di ba po? Oo. So ang paleta, pag pinuno yan, 1 meter by 1 meter by 1 meter. So 1 cubic meter, di ba po? Wala pa daw 1 cubic meter yung 100,000 doses. Okay. So ibig sabihin, kung pwede. 1 million, sabihin na natin 10 cubic meters, hindi mo na kailangan itago sa cold storage yun. Mas mabuti pa siguro, bumili ka lang ng mga freezer. Okay. Mayor, ito po, huling tanong na lang po, gaano katagal isasara yan at yung mga napinsala, naapektuhan, anong aasahan tulong sa inyo? Okay, number one, no? Hindi po sila magbubukas hanggat hindi na-assure ng Bureau of Fire na safe yun. No? Number two, hindi naman po sa ayaw ng lokal na pamahalaan na tumulong. Okay? Kaya lang, itong pangyayari ito ay caused by a private company, no? Na nagkataon, pamilya ko. Opo. So pangit naman na gastusin yung pera ng gobyerno dahil ang pinsala ay nanggaling doon sa kumpanya na pag-aari ng pamilya niyo. Pamilya ng nanay ko. Oo. So they will have to pay for everything. Opo. Number one yun. Number two, katulad yung sa ospital na lang, normally, di ba, sa Navotas Hospital, libre naman lahat. Libre naman po binigay yung serbisyo sa mga kababayan natin. Pero in this case, sabi ko, sinilin nyo yung pribadong kumpanya para lang maliwanag na directly o indirectly, wala pong magiging pakinabang ang pamilya ng mami ko dito. Opo. Okay, Mayor, salamat. Kasi, very sensitive to eh. Dapat, yes. Dapat maliwanag eh. Hindi sa ayaw namin tumulong. Pero in this case, dapat po hindi po gamitin yung pondo ng gobyerno. So sana po maintindihan yun kasi delikadesa po yan. Opo. Mayor, salamat po at nakikiramay kami sa isa sa mga namatay dyan. Navota City Mayor, Toby Chanco. Samantala, sa harap ng kanyang kinakasama, pinagnakawan at binaril ang isang babae sa Bacolod City.
Sa parehong lungsod, pinatay din ang isang kilalang asset ng NBI. Narito ang unang balita. Kapaparada lang ni Angelica Motalvo sa kanyang sasakyan kasama ang kanyang live-in partner nang biglang pumasok sa sasakyan ang isang lalaki. Tinutukan daw sila ng baril at inutusang paandarin ang sasakyan. Pagdating sa Circumferential Road, binaril ng suspect si Motalvo. Ligtas naman ang kanyang kinakasama. Tinangay ng hold upper ang pera, gadget at iba pang gamit ng mga biktima. Inaalam na ng pulisya ang pagkakakilanlan ng hold upper. Sa parehong lungsod, patay din matapos barilin ang isang kilalang asset ng NBI. Ayon sa pulisya, nakatayo sa harap ng sari-sari store si Jerome Cientos nang dumating ang isang SUV at pinagbabaril ng mga sakay nito ang biktima. Nakabonet ang mga suspect na agad namang tumakas. Nasawi si Cientos habang hindi naman nasaktan ang kanyang kaibigan. Dead on the spot ang magtsuhing sina Rudy Pedrosa at Runel Vestal sa Barangay Rebocon, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon, naglilinis sila ng mga nahuling isda at palaka nang dumating ang ilang individual at pinagbabaril ang dalawa sa likod ng kanilang bahay. Sa dami ng tama ng bala, agad silang namatay. Blanco pa ang mga otoridad sa motibo sa pamamaril. Pero kilala umanong sangkot sa mga masasamang gawain ang mga biktima. Nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga pulis. Yan ang unang balita. Corinne Katibayan, Buong Puso para sa Pilipino. Mahigit 17 milyong pisong halaga ng marijuana ang sinunog sa magkakahiwalay na operasyon sa Benguet at Kalinga. Sa Tacloban City naman, mahigit sa 100,000 pisong halaga ng mga hinihinalang shabu ang nasabat. Narito ang unang balita. 12 pakete ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa Baybas operation sa Tacloban City. Arestado si Roel Ramirez, nakabilang sa drugs watch list. Mahigit 100,000 pisong halaga ng mga nakuhang shabu. Nakuha rin ang isang timbangan mula sa inuupahang kwarto ng suspect. Inamin niya na kanya ang timbangan, pero hindi siya nagkomento kung sa kanya ang mga nakuhang droga. Arestado naman ang 8 individual sa isang manong drug den sa Butuan City. Kabilang sa mga naaresto ang isang kawanin ng gobyerno at 2 minor de edad. Aabot sa 7,000 pisong halaga ng ilegal na droga ang nakuha sa mga suspect. Nakuha rin sa kanila ang ilang drug paraphernalia. Wala silang pahayag. Sa ngayon ay hinihintay ang resulta ng kanilang drug test. Mahigit 17 milyong pisong halaga naman ng marijuana ang sinunog sa Benguet at Kalinga. Nasamsama mga yan mula sa iba't ibang operasyon sa 6 na plantation sites sa 2 probinsya. Yan ang unang balita. James Agustin, Buong Puso para sa Pilipino. Inaprubahan na ng Singapore ang bakuna kontra COVID-19 na gawa ng Moderna. Ang Singapore ang kauna-unahang bansa sa Asia na nag-aproba ng Moderna COVID-19 vaccines. Inaasahan darating ang mga ito sa Marso. Ang Moderna ang ikalawang otorisadong bakunang gagamitin sa Singapore kasunod ng Pfizer-BioNTech vaccines na itinuturok na sa mga residente roon. Ayon sa Singapore Health Ministry, as of February 2, nasa 175,000 na ang mga naturukan ng first dose ng COVID-19 vaccine. Layo nilang maturukan ang buong populasyon sa third quarter ng taong ito. Mula sa rapid test, swab test at saliva test, ngayon naman ginagamit na rin ang mga aso sa pagdetect ng COVID-19. Yan ay sa Germany. 94% daw ang accuracy rate ng sniffer dogs sa pagdetect ng COVID-19 sa isang tao. Ito ay sa pamamagitan ng pag-amoy sa laway ng tao. Ang mga aso ay sinanay ng isang veterinary clinic. Kaya rin daw ng mga aso na matukoy kahit ang pasyente ay asymptomatic o walang sintomas. Sa Finland, ginagamit na rin ang mga aso sa pagdetect ng COVID-19 sa airport. Inaprubahan na ni Manila Mayor Isko Moreno ang plano ng University of Santo Tomas na magsagawa ng face-to-face classes sa gitna po ng pandemic. Sakop nito ang mga estudyante ng medical at allied health program ng UST. Pero hindi pipilitin ang mga estudyante ayaw dumalo sa face-to-face classes. Noong Enero, inaprubahan ng Commission on Higher Education ang limited face-to-face classes sa mga estudyante ng medisina at allied health sciences sa mga lugar na nasa modified general community quarantine. Sa GCQ era samaan, pinapayagan din ang face-to-face classes sa mga estudyanteng pumapasok sa COVID-19 hospitals. Kabilang dito ang University of the Philippines Manila, Ateneo de Manila University at Our Lady of Fatima University sa Valenzuela.
Ipagbabawal na ng National Solid Waste Management Commission ang paggamit ng plastic soft drink straw at coffee stirrer sa susunod na taon. Pero ang ilang pong environmental groups gustong dagdagan pa ang mga ito. May unang balita si Von Aquino. Dalawang dekada matapos maisabatas ang RA 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2020, ngayon pa lang nag-aproba ang National Solid Waste Management Commission o NSWMC ng dalawang item na itinuturing na non-environmentally acceptable products. Ipagbabawal na ang paggamit ng plastic soft drink straw at plastic coffee stirrer o yung panghalo sa inumin sa susunod na taon. Kaya ngayon pa lang nag-iisip na ang mga nagtitinda ng milk tea kung ano ang pwede nilang ipalit sa straw. So, yung nakakain po, medyo po siya mahal pero kung yun lang po yung paraan para sa ating bansa, gagawin na lang po namin. Pero tanging yung malalambot na plastic straw pa lang daw muna ang ibaban. Plastic soft drink straw, which is yung may mga kulay, yung ginagamit natin sa soft drinks lang talaga. No, ito yung malalambot na talagang walang clear na retrieval and walang clear na buyback scheme to. Kung kaya ito yung inuna na naming i-include sa NEA. But we will come up with the yung pinaka specific kung sukat niya, yung timbang niya, yung itsura niya, at kung anong materyales siya, ilalabas din po namin yan. Ang International Advocacy Organization na OSHANA at ang iba pang environmental advocate groups, hindi raw kontento sa dalawang item na ito, kaya nagrekomenda sila ng 10 item para isama sa non-environmentally acceptable products. It's a welcome development, pero kulang na kulang yan kasi branded na nga tayo as the third worst polluter of plastics in the world. May sa DNR mismo, meron na silang mga data kung ano yung palaging nasa ating beach, no? May coastal cleanup. So we have the data. Why are we not moving? Paniguro ng NSWMC, dadagdagan pa nila ang listahang ito. Marami pa raw kasing dapat gawing pag-aaral kaugnay sa isang item bago isama sa listahan ang non-environmentally acceptable products. Hindi po ganun kabilis mag-conduct ng research. Marami pong aspect po na dapat natin tingnan. Marami rin po ang gulo yan para ho kailangan makita natin na indeed NEA po siya. No? So these products will be researched soon. No? Kasunod na ito. Nauna lang itong dalawa, it will be turned over again to DOST para ho magkaroon ng research. Sa ilalim ng RA 9003, bago maikonsidera na non-environmentally acceptable ang isang produkto, kailangan munang tiyakin ng komisyon na mayroon itong alternatibo para sa mga consumers. At ang alternatibong ipapalit ay hindi rin dapat mas mahal ng 10% kumpara sa disposable product. Yan ang unang balita, Von Aquino, buong puso para sa Pilipino. Wala kayo sa isang lola sa Russia dahil kahit turning 80 na ay nakakapag-skates pa rin. Sa Amerika naman, compare wisyo sa marami ang matinding snow na nararanasan ngayon, tuwang-tuwa naman ang ilang panda sa zoo. Narito po ang unang balita. Malarie Life Elsa ang 79 years old na babaeng ito sa Russia. Bukod kasi sa the cold never bothered her anyway, sisiw lang sa kanyang pag-skate sa nagyayelong Lake Baikal sa kabila ng kanyang edad. Kwento ng skating granny, hindi lang for fun ang kanyang skating skills dahil nagagamit din daw niya ito sa ibang gawain, gaya ng paghahanap ng kanyang mga baka at pagpunta sa ibang lugar. Nasani raw kasi siyang mag-skate mula pa noong bata siya papuntang eskwelahan, imbis na dumaan sa makakapal na snow. Ito pa ang enjoy rin sa malamig na panahon. Ang mag-asawang panda na sina Mei Xiang at Tian Tian sa Smithsonian National Zoo sa Washington, D.C. Ang isa sa kanila nagpadulas sa snow. Ang isa nagtumbling ng tila walang katapusan. Hanggang kailan nga bang winter sa Amerika? May forecast ang groundhog na si Phil. At base sa kanyang anino, lumalabas magkakaroon pa ng 6 na linggong winter sa Pennsylvania. Ang forecast ni Groundhog Phil ay bahagi ng Groundhog Day event na taunang tradisyon sa lugar. Pero dahil sa pandemya, ang ibang nanood, cardboard pictures muna. Yan ang unang balita. Darlene Guy, buong puso para sa Pilipinas. Pinamil ni Asia's Nightingale, Lani Misalucha, na nahihirapan pa rin siyang kumanta kasunod ng kanyang hearing loss.
Mahigit isang buwan na yan mula nang inanunsyo niyang siya'y partially deaf at kumagamit na ng hearing aid. Hindi rin niya marinig na maayos ang kanyang boses, maging ang musika. Pero hindi naman daw siya nadi-discourage. Nagpapasalamat din siya sa patuloy na pagbuhos ng pagmamahal at suporta ng kanyang fans. Noong Christmas special ng The Clash, sinabi ni Lani na pareha silang lumaban ng kanyang asawa sa life-threatening na bacterial meningitis noong October 2020. Iba talaga, Miss Lani talaga, napaka-positive pa rin. No? Kahit always. Na, this is a big ano, para sa kanyang trabaho. Lana singer pa. Mm-hmm. Kinagiliwan ng mga netizen ang isang aso na tinutulungang mamalengke ang kaniyang amo sa Cervantes, Ilocos Sur. Makikita na ang German Shepherd na si Irene ang tagabit-bit ng pinamalengke nila ni Lolo Teresito. Minsan nauutusan din daw mamalengke mag-isa si Irene at kumpleto raw nitong mayuuwi ang mga pinamili. Ayon sa isang veterinaryo, hindi raw lahat ng aso ay kaya maturuan ng ganito. Ang breed ni Irene ay isa sa itinuturing na pinakamatalinong lahi ng aso. Malaking bagay din daw ang pakikitungo ng amo sa alaga nito.